All right, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to It's. Pag-usapan natin itong suspension ng It's Showtime. Ito kasi ng MTRCB ay nagbabana ng desisyon ng 12 days suspension dito sa programang It's Showtime. At dahil dito, nako, itong mga panatiko ng It's Showtime talaga namang kung ano-ano mga sinasabi. Personal na yung atake dito kay MTRCB chairperson Lala Soto. Kung ano-ano sinasabi. Grabe yung iyakan nito mga to. Nag-iiyakan na halos lahat, nagre-react Bakit kayo nagre-react ng ganyan? Masyado kayong overacting. Wala na ba yung It's Showtime? Nahinto na ba? O umi-airy pa rin? Tanong ko lang. Hindi niyo na ba napapanood si Vice Ganda? Diba kahapon? Kahapon nag-live pa sila. Ngayon, naabangan niyo mamaya, magla-live uli yan. Ano iniiyak ninyo? Huwag kayong mag-alala, marami pa kayong maririnig na kabastusan. Diyan kay Vice Ganda, pati doon sa jowa niya na si Ion Perez. Huwag kayong mag-alala. Kasi hindi pa naman sila tinatanggal sa ere, di ba? Meron pa silang pagkakataon na magsubmit ng motion for reconsideration. Hindi naman ganun ang MTRCB na pag sinabi nila na suspendido yan, automatic suspendido agad. May proseso yan. So binigyan sila ng pagkakataong magsubmit. Sige, mag-file kayo. Pakikinggan namin yung inyong motion for reconsideration. Bakit kinakailangan naming baguhin yung desisyon namin? Magpaliwanag kayo. O ganun ang MPRCB. Pero yung iba dyan, kung makapagsalita, kala nyo, wala na talaga. di ba napapanood nyo pa, mamaya panoorin ninyo? Abangan ninyo yung mga kabastusan dyan. Abangan nyo, ito si Jong Hilario. Siya nagbasa nung di ba, nung desisyon ng It's Showtime na magsasubmit sila ng motion for reconsideration. Yun ang gusto ng MPRCB, magsubmit kayo. Kasi ang problema sa inyo, gagawa-gawa kayo ng mga kabastusan dyan sa programa nyo pagkatapos mananahimi kayo. Dapat kasi, pag sinamo na kayo ng MTRCB, magpaliwanag kayo. At kung may mali kayo, di humingi kayo ng paumanin. Ang problema kasi sa inyo, hindi kayo nagsasubmit ng ng explanation. Hindi nyo tinatanggap yung mali ninyo. Ngayon, magsasubmit pala kayo ng motion for reconsideration, takot din pala kayo masuspindi. Ito si Jong Hilario. Ito si Jong Hilario? Ito, sinasabi niya public servant siya. Meron bang public servant na na kung humalakhak at tumawa dun sa kabastusan ni Wagas, halos maglupasay dun sa sahig dyan sa It's Showtime, kasama niya yung bata na nagsasalita na ng kabastusan yung kasamahan niya, siya naman, public servant ko no. Imbis na pagsabihan, tinotolerate pa. Hindi ko nga alam kung sino bumoto sa inyo dyan kay Jong Hilario dyan sa Makati. Bakit binoboto nyo yung ganitong klaseng politiko? Saka, bakit lagi-lagi nasa Showtime yan? Di ba dapat ang trabaho niya, konsehal, dapat nandun siya sa munisipyo o dyan sa City Hall? Ba't lagi nandyan sa Showtime? Binoboto-boto ninyo, tapos hindi ginagawa yung trabaho, lagi nandyan sa Showtime. Dapat asikasuhin niya yung trabaho niya bilang konsehal. Diba? Ito si Bong Navarro, isa pa rin to. Kala mo, pagkalinis-linis. Ikaw ba, mapagbibintang ang mangirip kung hindi ka nanolonges? May asawa ka na, pupunta ka pa ron sa hotel. Ano nangyari sa'yo? Tapos iiyak-iyak ka. Kasi itong mga to, kala nyo malilinis. Kung pagsalitaan, itong MTRCB, kala mo sila pagkalinis-linis. Pero mas matindi pa nga yung kasong kinaharap ninyo. Tingnan mo kayo, Bong Navarro. Rape. Ito naman si Kim Chu, pabebe. Pero bastos na mabunganga. Kala mo pagka, tawag dito, yung hin-hin-hin-hin. Pero yung bunga nga, wala rin sa ayos. So, eto mga host dyan sa It's Showtime.
Kung umasta kayo, akala nyo pagkalinis-linis ninyo. Pag kayo nasita, nagagalit kayo. Tapos magsusumbong kayo doon sa mga panatiko ninyo. Mag-coat-coat kayo dyan para ma-instir yung galit doon sa mga panatiko ninyo para magalit doon sa MTRCB. Na ang ginagawa lang naman ng MTRCB, eh yung trabaho nila. Anong gusto ninyo? Magpakita kayo ng kabastusan dyan sa show ninyo pero hindi kayo sisitahin? Ano kayo siniswerte? Okay, so ito, sabi nila, ito raw si MTRCB Chairperson Lala Soto in a personal at pinag-iinitan daw itong It's Showtime. Kasi daw, dikit na raw yung ano, yung ratings ng EAT at ng Tape Bulaga. Kaya daw tinitira It's Showtime. So parang ang labo nung ano nila eh, nung sinasabi nila eh. Yang kadikit ng EAT na sinasabi nila, It Bulaga, itong Tape Bulaga. Eh bakit titirahin nila It's Showtime? Alam mo ito mga to, itong mga panatiko na to, mga mema lang eh, may masabi lang kahit mali-mali na eh. Ah, at meron pa ang ano eh, parang opisyal lata ng ABS-CBN sinabi wala daw delikadesa itong si Lala Soto. Well, ito lang sasabihin ko sa iyo, ito para malaman mo ha, kung ano yung pinagsasabi mo. Paano mo nasabing walang delikadesa? Ha? Baka hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Ah, itong MTRCB, itong The Movie and Television Review and Classification Board. Sila mismo nagsabi na itong si Chairman Diorella Lala Soto Antonio inhibited. Alam nyo ba ibig sabihin ng inhibited? O hindi nyo alam? Yung ano, yung magaling na opisyal ng ABS-CBN dyan, ewan ko sino ba yung pangalan nung Tolonges na yon. Wala daw delikadesa. Eto nga oh, basahin mo kasi magbasa ka, mag-research ka. Oh, etong si Chairperson Lala Soto nag-inhibit. Hindi siya bumoto. Hindi siya sumama dun sa boto ng mga board dyan sa MTRCB. Kasi ganito yan, eto ha. Gusto ko lang ipaliwanag dyan sa mga Tolonges na ano na panatiko ng It's Showtime at yung mga tagasunod ni Yoka ba tuloy ni ano ni Mais Ganda. Ito kasing MTRCB. Okay. Meron yang mga komite. Etong adjudication committee. Etong committee na to, sila yung ano nag-aasikaso ng mga complaints at issues na binibigay sa MTRCB. So marami silang natatanggap na complaints, mga reklamo galing sa mga tao, sa mga nanonood sa television. Sila yung tumatanggap ng complaints. So unang-una, kung wala namang complaint, wala namang aasikasuhin eh itong adjudication committee ng MTRCB. Oh. Kaso marami kasi, maraming complaints, maraming reklamo ang natatanggap nila laban dito sa It's Showtime. Kung wala namang reklamo, bakit ano pag-uusapan ng ano ng committee? Wala naman eh. Eh kaso nga, ang daming reklamo laban dito sa It's Showtime. O hindi lang nga si Rendon eh. Si Tamulmul, hindi yon. Maraming tao ang nagbibigay ng reklamo sa kanila. Oh, ngayon, ayun nag-aasikaso ng mga reklamo laban dito sa It's Showtime. Doon sa kabastusan nila, diyan sa kanilang programa. Ayan, iniipon yan ng adjudication committee. Kasi etong MTRCB ito ay quasi-judicial. At kapag nakita nila yung complaints at yung mga issues, sila po ang nagre-rekomenda ng mga penalties, suspensions at iba pa. Oh. Sila yung nag-ano. Okay, kung halimbawa may nakita silang issue, etong It's Showtime, ang daming issue nito eh, mahigit 10 eh. Oh, babait pa nga MTRCB dahil iniipon nila eh. Pinag-aralan nila maigi. Oh, hindi lang naman isang beses eh. 10 eh. Nadagdag pa nga yung isa yung huli. So, maraming issue, maraming complaint laban dito sa It's Showtime. So itong adjudication committee ng MTRCB nagrekomenda ng penalty.
base dun sa pag-aaral nila doon sa mga reklamo ng mga tao laban dito sa It's Showtime. At kapag nakagawa na sila ng parang resolution, nag-usap-usap sila. And by the way, itong adjudication committee, meron itong 10 membro. At yung mga membro nila, mga abogado. Hindi ito katulad ng mga chismoso na may mga ari ng mga page, yung mga kapamilya page na yan, na kung ano-ano lang sinasabi sa kanilang page. Etong mga top may pinag-aralan, mga abogado ito. Hindi ito basta-basta, pag may narinig ka, dadaka na agad katulad ng mga Facebook page ng mga kapamilya na yan. So, eto mga abogado. Gusto mo malaman kung sino ang ano nun, chairperson? Si Attorney Paulino E. Casis Jr. Ayan ang chairperson dyan sa adjudication committee. Ngayon, etong mga to, kapag nakagawa na sila ng parang resolution o recommendation na bigyan itong halimbawa na total, ito pinag-usapan na natin in Showtime, meron silang rekomendasyon ng penalty. Ito, halimbawa, itong 12-day suspension. Nanggaling ito dito sa adjudication committee. Sila nag-design yan, bigyan natin ng 12-day suspension itong It's Showtime dahil dun sa kabastusan nila na naipon. Hindi lang naman isa eh. Kasama yung ano, yung icing na yan kasi bastos naman talaga dating eh. Nadagdagan pa ng iba. So naipon yan. Kasama yung mga warnings, stern warnings na binaliwala na itong It's Showtime. So ibibigay nila yan sa board. Alright. Itong board, consist ito. Ilan ba ang membro ng board ng MTRCB? Ito, ang board members ng MTRCB ay 30, 30. Tatlong po ang membro ng board ng MTRCB. So pagkatapos ng adjudication committee, bibigay sila ng recommendation, mapupunta sa board at ito na. Nasa board members na kung aaprobahan nila itong nire-recommendang penalty ng adjudication committee na may mga 10 membro na panay abogado. Hindi lang basta-basta mga chismoso. Mga may pinag-aralan itong mga abogadong ito. Magdidesisyon ngayon ng board. Si Lala Soto, meron siyang isang boto bilang chairperson ng MTRCB. Ngayon, dahil nga iniisip ni chairperson Lala Soto na baka madungisan o mabigyan ng kulay yung kanyang desisyon. Kasi nga, hindi naman natin madedeny na anak siya ni Tito Soto. Na kung tutuusin, wala namang ano eh. Wala namang issue yun eh. Kasi iba naman yung trabaho ni Tito Soto sa trabaho niya eh. Pero sabihin na natin, para wala lang masabi yung mga tulongges na panatiko ng It's Showtime. Ang ginawa niya, nag-inhibit siya. Umalis siya. Hindi siya, yung karapatan niya bilang chairperson para bumoto, hindi niya na ginamit. Sabi niya sa board, bahala kayo, mag-desisyon kayo kung ano desisyon ninyo, kung ano yung nasa puso ninyo, ano yung sa tingin na tama, o di gawin ninyo. Ayun ang sinabi niya dun sa board. Ngayon, inaprubahan ng board etong penalty ng It's Showtime, 12-day suspension. Inaprubahan ng board na pinamumunuan ni Lala Soto. Pero si Lala Soto mismo nag-inhibit dahil ayaw niyang magkaroon ng kulay yung boto niya. Ngayon, ito. Nag-decide ang MTRCB. Kasi ang MTRCB hindi naman ito Lala Soto eh. Marami itong empleyado, marami itong mga abogado dyan, magagaling na abogado. Eto, kung kilala nyo si Gabi, Attorney Gabi, yung nakikita nyo dyan sa unang hirit dati. Membro yan ng MTRCB. Magaling na abogado yan. O yan ba, madidiktahan ni Lala Soto? Hindi. May mga sariling desisyon yan eh. Ngayon, nag-decide ngayon itong MTRCB. Naglabas na o suspended ang It's Showtime. Pero hindi namin kayo sususpend agad, magsubmit kayo ng motion for reconsideration. Sobra pang ang considerate ng MTRCB.
Napakabait pa eh. Biruin nyo, pinagbibigyan pa kayo. Magsabit kayo, magpaliwanag kayo. Oh. So, hindi ito naiintindihan ng mga panatiko ng It's Showtime. Yung mga kampo ni ni Vice Ganda. Hindi nyo naiintindihan yan eh. Dada ka lang kayo ng dada. Hindi nyo inaalam kung ano talaga yung nangyari, kung paano nag-come up sa desisyon na i-suspend ang It's Showtime. Wala pong kinalaman dyan itong EAT, itong tape Bulaga. Kaya kayo na-suspend dahil sa katulonggisan ninyo ng mga host dyan sa It's Showtime. Kung wala kayong ginawang kabastusan dyan, walang issue eh. Walang pag-aaralan yung adjudication committee. Walang pagdidesisyonan itong board. Eh kaso ang daming reklamo galing sa tao. Hindi naman MPRCB ba nagreklamo? Hindi. Tinanggap lang nila yung mga reklamo galing sa mga tao. Yung mga tao mismo ang nagreklamo sa inyo sa It's Showtime dahil sa kabastusan pinalalabas ninyo dyan. Oh. Mga tao, mga nanonood yung nagreklamo, hindi naman MTRCB. Ang buboporos yun naman. Sila lang yung nag-act, sila lang yung kumilos dun sa reklamo ng mga tao. At si Lala Soto, bagamat pwede siyang magdesisyon, dagdag boto, hindi niya ginawa dahil ayaw niya magkaroon ng kulay eh. Kasi kilala niya kayo eh. Kilala niya kayo na hindi kayo marunong umintindi yung mga panatiko ng It's Showtime. Oh. Eh, ito nga sinasabi ng MTRCB na ina-uphold nila yung due process at fairness in the discharge of its regulatory mandate and quasi-judicial function as provided by law. Eh, hindi nyo nga iniintindihan eh. Kasi kayo, mga sarado utak ninyo. Masyado kayong nauto ni Vice Ganda. Ha? Masyadong natakpan yung mga utak ninyo. Hindi na kayo marunong mag-isip. Masyado na kayong ano. Siguro pag sinabi ni Vice Ganda, tumalong kayo sa tulay, tatalong kayo eh. Ganun yung masyadong ano, iniidolo. Etong Yoka ba tuloy? Etong si Vice Ganda eh. So ayun lang mga kababayan. Huwag muna kayong mag-react masyado kasi unang-una napapanood nyo pa naman. Napapanood nyo pa, di ba? Wala na ba? Wala na ba? Di ba nandiyan pa? Oh, hintayin natin yung ano, yung desisyon ng MPRCB. Kung ano yung paliwanag ng ano, ng It's Showtime. Kasi dati pa kayo pinapagpaliwanag, ayaw nyo magpaliwanag. Ngayon sususpindin kayo, takot pala kayo. Oh, magsasubmit daw sila motion for reconsideration. Isubmit na. Oh. Mabait pa nga itong MPRCB kung ako yan. Nako. So ilan muna mga kababayan, abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Kung ano magiging desisyon ng MPRCB dito sa motion for reconsideration ng It's Showtime. At kay Madam Lala Soto, congratulations ha. Marami lang talagang tumitira kasi hindi nila naintindihan. At yung mga tumitira naman, expected na yan. Na itong mga panatiko na It's Showtime, sila talaga yung titira dyan sa MTRCB. Pero hindi nila naintindihan eh. Basta lang makaganyan, ngak-ngak, hindi nila alam kung ano talaga yung nangyari. So, muli kay MTRCB Chairperson Lala Soto, congratulations. Ha? Basta tuloy-tuloy lang, i-uphold ninyo yung dapat. Kung may mali, kahit sinong noontime show, kahit EAT pa yan, kahit tape Bulaga pa yan, basta may mali, dapat itong ano, pag-aralan. No, yung mga reklamo laban dito, di pag-aralan. At dun sa pag-inhibit, nakakahanga po yan. Para walang masabi, tama po yung ginawa ninyong mag-inhibit kayo dyan. Para walang ano, walang kulay yung inyong desisyon. At bahala sila sa buhay nila kung di nila yan naaintindihan. Diba? So yun lang po muna mga kababayan. Hanggang sa muli.